Alright mga katiwits, panibagong sign na naman ito na kung saan ay pinasa lang din sa atin ang ating mga kasama na treasure hunting. Dito mga katiwits ay makikita natin ang iba't ibang mga markers. Mukhang maraming mga sign dito na ating makikita mga katiwits. Napakaganda itong area na ito na pwedeng paglagyan ng earthly branches layout. Sa mga bato na makikita natin dito ay iba't ibang klaseng mga engraved o mga hole na nakaukit sa isang bato. Samahan niyo ako mga katiwits sa ating paglalakbay sa mga nakatagong kayamanan. Alright mga katiits, umpisa natin dito sa isang bato na may hole itong bato na ito. So makikita natin dito una ang isang bato na may dalawang hole. Dito natin makikita ang naka-engraved na hole. So kuwitan lang natin dito mga katiits, ibabaw. Ayan, ito pa yung isa. Kaya natin ang dilaw. Ayan. So, dalawang hole ito. So, direction papunta dito sa may bato. So, puntahan natin itong bato na ito. So, makikita natin dito sa bato na ito mga katiits ay meron itong isa pang hole na malaki. So, ito. Ito yung malaking hole. At tingnan natin dito ang hugis ng bato kung anong itsura nito. So ayan, makikita natin dito ang naka-animal symbol head. Para na siyang skali. Para din siyang itong ibon na may mata, ulo ng ibon or anong klase ito ba? Basta ito ay isang skali animal head symbol mga katiits. So, ayan. Meron itong malaking hole. So, ito yung pinakaulo niya. So, ulo ito mga katiits. Ayan, directional. So, balikan natin yung isa. Ayan. So makikita natin dito ang dalawang hole. Sa tingin ko dito mga katiits, itong nakaukit na hole dito sa ibabaw ng bato ay may connection ito sa pangalawang bato doon sa malaking hole. Ayan. Dito namang hole sa baba, ito na yung direction papuntang dig spot. Ang napapansin ko dito sa hole sa ibaba ay meron na itong siding sa bato. So naka-girder na ito. Makikita natin dito ang magkasunod na hole. So hole sa itaas at sa ibaba. So sa susunod na portion naman nito, subukan natin na i-trenching ang 1 meter to 3 meters para sa next na countersign. Ang ganitong hugis animal symbol mga katiits ay meron itong kinalaman sa earthly branches. Kailangan natin makuha ang layout nito para matukoy ang mga maliliit at malalaking dipo. Sa tingin ko dito mga katiits, ang animal symbol head na ito ay ginagawa itong pointer para sa nakatagong dipo. Kaya sa palagay ko yung next na hole kasunod nitong bato na ito ay ginawa yung countersign para sa malapit na pintuan ng center shop. Alright, tingnan natin dito sa kabilang side. So makikita natin dito ang hole na ito ay naka-directional pa rin. So nakaharap siya dito papunta sa baba.
So ayan, makikita natin ang mga hole. Tad-tad pa rin ito ng mga hole. Naka-direction pa rin ang hole dito mga ka-teach, papunta sa baba. Napansin ko rin dito mga ka-teach na meron din itong pie slope na elevation ng lupa. So kapag umuulan, eh dito lang dadaan yung tubig papunta sa baba. Sa palagay ko ay nandun yung north side direction nito. So makikita natin dito mga ka-teach ang mga malalaki at maliliit na bato. Ayan. So marami itong nagkukumpulan ng mga bato dito mga ka-teach. Ito ay may potential na pwedeng magkaroon ng layout sa earthly branches. Kasi marami siyang magagawa na marka o mga engrave. Pero nagdepende pa rin ito sa mga markers na nasa ilalim. Yun ay ang mga hidden markers. Yun ay mga countersign sa ibabaw. So, kailangan natin makonfirm ang sa ilalim nito kung meron talagang mga man-made na mga hidden markers. So, para ma-confirm natin na ito ay mga legit na markers sa ibabaw. Napansin ko rin dito, ma'am, sir, na meron itong hinati na bato. Sa palagay ko dito ay ginawa itong direksyon. So kailangan natin itapat dito ang kumpas, ilagay natin dito para ma-orient natin ang kumpas kung saan ito naka-direksyon, saan ito tatama. Dito naman sa itaas banda, ma'am sir, ay meron naman itong guide. So sa pamamagitan nitong tatlong hole, so ito yung nagsisilbing guide din papunta doon sa tinuturo niya. So kung i-connect natin tong tatlong hole nito ay magiging triangle siya. So ang patulis niya ay pa-direksyon papunta rin doon. So ito yung magsisilbing guide natin. Right, dito naman tayo sa isang hole na ito. Napansin ko dito ay meron itong magandang pagkagawa na hole sa itong excellent marker na sa tingin ko ay meron pa itong hole sa ilalim. Ito ay magandang sinyalis sa mga ganitong marker, mga ganitong sign na perfect na pagkabilog. So, ayan mga ka-teach ang mga makikita natin sa isang area na ito. So malalaking bato ang nakikita natin dito na may katabing maliliit. Ayan, ang isang bato ay may hugis itong litrang D. So may mga tapyas na ito. So dito naman ang parang nagpapahiwatig na isang ulo na putol sa isang malaking katawan. So ayan ang kanyang katabing maliit na bato. So makikita natin dito na meron itong space o meron itong passage o daanan kung dito yung dumaan dito. So maaaring pwede itong gawin na direksyon papunta rin sa mga nakatagong depo. Alright mga ka-teach, tingnan natin dito sa kabilang side. Tingnan natin dito kung ano pa ang nakalagay. So dito sa side na ito ay meron akong nakita ditong napakagandang engrave. So ito ay isang kanji sign na nagpapahiwatig na may nakatago mga sikreto. So ito ay isang kanji sign. So ayan mga ka-teach ang mga nasa ibabaw na mga sign. So, ang kulang na lang dito ay ang mga countersign sa ilalim para ma-confirm natin na ito ay legit.
So, ayan. Kung titingnan natin dito mga ka-TH, ay isang maliit lang na bato ito. So, katabi ng malalaking bato. Napansin ko rin dito na may harang ito na mga maliliit din na bato. Dito sa mga gilid-gilid niya. Meron akong napansin dito na naka-lock. Nagkaroon din ito ng combination ang isang engrave. Maaring ito ay may X sa ibabaw at saka enter sign sa ibaba. Mayroon din ito ang combination ng hugis sa isang bato na pwede maging animal symbol head na snake o parang cobra. At pwede rin itong magiging isang heart shape na bato. So ito ay maraming dala. So kailangan lang natin dito ang compass direction para sa confirmation ng tamang spot. Alright mga ka-TH, dito makikita natin ang dalawang malaking bato. At meron din itong katabing maliit na bato. Itong malaking bato at isang maliit na bato. Itong maliit na bato, ito ay ginawang countersign. So, kaya itong buhatin. So, palagay ko, kaya ito ng 4 to 5 tao magbubuhat dito. Pwede itong ilipat sa kabila. Pwede itong buhatin para ilipat doon sa kabila para gawin itong countersign. So, dito sa malaking bato, makikita natin ang isang engrave. So, yan, ka-engrave dyan. So, meron pa itong engrave sa pinakababa na nga naka-enter sign. Itong maliit na bato na ito, ay meron din akong nakikitang engrave na kanji sign. So, ito ay nagpapahiwatig na mayroon itong lihim na nakatago dito sa isang area na ito na kailangan natin na i-confirm sa pamamagitan ng mga countersign sa ilalim ng lupa. Ang mga hidden marker na nakatago sa ilalim ng lupa. Magkaharap itong dalawa. Ayan, magkaharap yan dalawa. So, palagay ko ay nandito ang spot nito. Ayan. Kailangan natin i-check dito. Tinching tayo. Kung meron tayong makikita ng mga countersign sa ilalim. So, yun yung mga hidden marker. Ito yung countersign niya. Para ma- confirm natin na ito ay legit marker. So, napakaganda ito ditong area na ito mga ka-TH kasi ang dami talaga na engrave na nakikita natin, mga hole na nagpahiwatig na may nakalayout na earthly branches dito. Kasi meron tayo nakikita dito banda sa baba. Ano? Dito tayo nakikita dito animal symbol head. Meron mga itong yan, naka-aro na tatlong hole. Pag i-connect mo ito ay naka-aro na ito. Yan. Pag i-connect mo yan, naka-aro na yan. At dito naman sa side na ito, sa baba niya mismo, ay mayroon tayong makikitang nakahiwalay na bato. So, napakaganda pa rin itong sign na ito. Mga ka-TH. Alright mga ka-TH, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas. Kaya i-click na lang ang subscribe button at i-activate ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video.